guys! Welcome dito sa The Santarong Reading Nito ay for Collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for Collective. Your energy at this time... Oh, okay. Nagmamatigas ka sa iyong lover, no? In short, ayun, no? Na para bang hindi ka madala ng temptation, hindi kanya ma-charm, hindi kanya madala sa libog, pwede ganyan. Mahirap kang matempto. You're so strong, no? You're so strong, full of strength. Matigas ka ngayon, no? Para bang, ayaw mo, pag ayaw mo talagang kumilos, ayaw mong mag-take ng action, ayaw mong mabutihan sa kanya, or ayaw mong kapag-usap sa kanya, ay ayaw mo. Ganun ka. Ganun ka ngayon eh. So, let's see. More information about this. What's with the strength here? Two of Pentacles. See, may choices ka, may option, or else ay may pinagpipilian ng desisyon, no? Tinetempt ka ng person mo or natetempt ka pero pinipigilan mo yung sarili mo, or you're not yet fully decided, no? Kung magpadala ka ba sa love? What's with the Lover's card here? Eight of Pentacles and the Queen of Swords. Yes, nagmamatigas ka talaga. Naglalagay ka ng boundary. Nagsiset ka ng clear boundary. And ayaw mo mag-effort, ha? Ayaw mo mag-effort sa person mo. Ayaw mo gumawa ng action or whatever. Nagmamatigas ka, no, sa person mo. Yan yung energy mo ngayon. Pero, ayan, no, para bang... You're strong kasi possible meron kang option or choices. You're strong, it's because what's with the Two of Pentacles here? See? Na hindi ka balance right now. Hindi ka balance with the Two of Pentacles na you're so strong. See, ayaw mo maging giving, naglalagay ka ng boundary, or kinut off mo yung person mo na yan, or ayaw mo pansinin yung ganyan ba, no? You're not yet healed, maybe, no? Anong dahilan kung bakit you show your strength sa person mo? Anong dahilan? Three of Pentacles. What's with the Three of Pentacles here? Gusto mong so maybe kung may option yung person mo, maybe yung person mo may option dyan. Kaya ka nagalit or nainis sa kanya, or naging strong yung pinapakita mong personality sa kanya, nagmamatigas ka kasi ang gusto mo makipag-connect siya sa iyo, makipag-usap siya sa iyo. Yun yung wish mo eh. Ang gusto mo ay magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ang gusto mo ay sa'yo niya i-offer yung cup of love niya. Ikaw yung piliin niya kung may option man siya. Ikaw yung seryosohin niya. Mag-commit siya sa'yo. Yung gano'n. So, yan. So, what we have here is Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Sagittarius, Libra, Leo. Okay, with the Lover's card is Gemini. Energy ng person mo. Four of Wands. What's with the Four of Wands here? Sa energy ng person.
Ah, mas pinili niya yung kung saan siya feeling secured, stable. May pagkasigurista, no? May pagka-ano siya, selfish, parang gano'n na. Kung saan siya stable, secured. Kung saan siya komportable. Kasi mari may takot pa, no? Ayun, stuck siya doon. Na, ano ba dahilan kung bakit na-stuck siya? Ang dahilan? What's with the Eight of Wands? Yung dahil sa message na nagkaroon ng conflict, away agreement, yung ganon. Yung dahil sa mensahe, yung dahil sa information, no? Yung dahil sa message yun, guys. Mari nag-away kayong dalawa, na-stuck siya. Mas pinili niya na lang yung yung ano, yung stable siya, yung stable siya emotionally, na kung saan komportable siya, yung ganun. Well, parang nakapiring yung mata ng person mo na hindi niya alam kung ano yung gagawin. Maring may fear, may takot siya. And nagre-relax lang muna, no? Nagre-relax. With the Wheel of Fortune here in reverse, your person here is unfortunate. Hindi siya maswerte right now, na hindi pumapaling sa kanya yung luck. Kaya nga stuck yung person mo, stuck or confused, clouded yung judgment niya. Kaya mas pinili niya na lang yung manahimik na lang siguro, or ang mag-relax. Ang yung feeling comfortable siya, yung ano yung pinili niya. Yung iwasan yung mag-take ng action. Ngay, niwasan niya mag-take ng action kasi naguguluhan siya, nalilito siya dahil merong conflict, pero nahirapan din siya at the same time. Naguguluhan yung utak niya. So what we have here is Cancer, Scorpio, Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, and Libra, Gemini, Aquarius. Pasensya na guys, ingay. Yun. Feelings ng person mo sa'yo ngayon. Oh my gosh, what's with this card? More information sa feelings ng person mo sa'yo ngayon. Ano ba yan? Okay. Four of ano. Pero ayaw niya maging giving sa'yo. In love siya sa'yo, guys. In love. And feeling niya walang give and take. Or parang ayaw niya maging giving ngayon kasi magulo yung utak niya. Pero possessive siya sa'yo. Gusto niya siya yung makatuluyan mo. Well, may naantay lang to for sure, no? Bago mag-take ng action, yung clear na yung isip niya, yung klaro na yung isip niya. Ikaw yung wish niya, yung mapangasawa. So, see, may ano pa dito, 9 of Cups and 10 of Cups. And the Chariot, so ikaw yung goal nito. Hindi ka tatantanan na itong person na to hanggat hindi ka niya makuha. Possessive siya, ayaw niya mapunta ka sa iba. So, yan. Mahal ka niya with the Lover's card. In love siya sa'yo. Deeply connected siya sa'yo. Passionate siya sa'yo. Yun. Anong feelings mo sa person mo ngayon? Parang napapahinga lang siya, nire-relax siya na yung sarili niya. Kasi magulo, magulo yung utak niya, magulo. Anong feelings mo yun sa person mo? Malayo, the devil. What's that? The devil. Obsessed? Obsessive? Clarify ko ba yan? So what we have here is Eight of Cups. What's with the devil here in this... So, feelings mo. The devil.
So, matindi yung desire mo na magkabalikan mo kayong dalawa. Na still, matindi yung desire mo na inantay mo yung person mo eh. Uncontented ka. Uncontented ka sa situation yung dalawa. Gusto mong bumalik siya. Yun yung mga dinidesire mo. Obsessed. Parang obsessed na ano to. Na mag-invest na ng time, effort, and energy yung person mo. So, Seven of Pentacles here. Na magkaroon na yung beginning sa yung dalawa. What's with the devil here? Na mag, ano na yung person mo, mag-effort na, no? Well, hindi ka balanced right now. Yun yung ibig sabihin dyan. And the world, matindi yung desire mo na magkaroon ng completion sa yung dalawa. Na magkaroon ng rebirth, another cycle sa yung dalawa, new beginning. You're waiting for your person, pero magulo pa yung utak niya ngayon. Nantay niya lang maging clear yung isipan niya. Na well, you're not balanced. Parang nagiging obsessed ka sa person mo. Right now. Yun yung feelings mo sa person mo. Obsessive. Obsessed. Pero yung person mo in love naman sa'yo. Super in love. So, let's see kung ano ang gustong mangyari ng person mo maliban doon. Sa mga energies kanina. Ang gusto mayari ang person sa inyo. Magkabati na kayo, guys. At saka, ayun o, ang makapag-take na siya ng action, ang mawala na yung takot niya, yung takot niya sa, gusto niya kasi yung wala ng conflict, no, natakot siya sa conflict. Lalo na kung inaaway mo siya. So, yan. Yung maging malakas na yung loob niya na makapag- Oh, by the way, it's your energy na magmamatigas ka, di ba? Na huwag ka na magmatigas para maging ano na kayong dalawa. Maging close or magkabati na kayong dalawa. Yung ganun. Para wala ng conflict sa inyong dalawa na... So, yan. More clarification on the Knight of Swords here. Na mapag-isipan mo na ano... na para mabuhay, no? Para mag-forgive mo na yung person mo, huwag ka na magmatigas sa person mo, ma-release mo na yung galit mo, yung anger, yung pain, no? Kung ano man yan, kung ano man yung pinag-awayan yun na nagdala ng pain sa'yo, or kung binitray ka niyan, ay ma-forgive mo na siya, yung ganon, na maging, you know, na mabuhay ng muli. Nakita niyo ba? Na mabuhay ng muli yung relationship nyo, na yung may action na mag- sama na ulit kayo na you will be in a relationship again sa feeling nyo, it's yung isa't isa, yung ganyan, no? Na makarecover na kayo sa nangyaring ending. You know. What's with the Ten of Swords here in reverse? Oh. Wow. Ayun, no? Na maano muna, ma-release muna yung mga baggage. Yung katulad ng pain, dala nung ending, or kung binitray ka niya, ay ma-forgive mo na siya. Mawala na yung galit mo, mawala na yung burden sa puso mo. Para ano daw, para, mahal ka ng person, para magkaroon na yung beginning sa yung dalawa. Success, yun talaga, ang magkaroon na yung beginning sa yung dalawa. The Fool. Naman, yes, na both of you ay pare, na pareho kayong mag-take ng risk para maging successful at matagumpay yung sisimulan yung relationship again. No? So, yan. Ano pa? Anong gusto mangyari ng person sa inyo? Ten of Pentacles, oh. And at the bottom of the deck is the Sun. Paano ko lang. Ayun, the Sun, success, union, and yung wala nang nagugusting, wala nang nagmamatigas, wala nang nagiging cold, yung ganyan ba. Nang sa ganun, magkaroon na ng union sa yung dalawa, partnership or reconciliation, yung ganyan, no? And para magkaroon ng balance. And ang magkatuluyan kayong dalawa, maging successful yung relationship nyo, nabubuo kayo ng family. So, yan.
So, let's see. Ano naman ang gusto mo mangyari sa inyo ng person mo? What's that? Ang maging loving sa yung person mo. Maaaring ano itong person may puro trabaho ng trabaho. So, ang gusto mo, ibigyan ka din yan ng atensyon, panahon. Maaaring puro lang siya work, 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 work. Pero ang gusto mo ay maging maging understanding siya sa'yo. Maging understanding siya, maging loving, nurturing, affectionate. Kumbaga magiging ano siya, yung sweet naman and yung iparamdam niya sa'yo yung mahal na mahal ka niya. Mahal ka niya, pero maaaring kulang siya sa ano yung expression, yung ganun. Kung paano niya i-express yung pagmamahal niya. So, yan. So, let's see kung ano naman yung next move ng person mo towards you. Oh, merong pag-aalangan. Merong pagdadalawang isip. Ano to? What's with the Two of Pentacles yan? Healing. Mukhang mag-iisip pa yan. Mag-iisipan niya pa ng maigi na ano. Yung makipag-usap sa'yo. Yung makipag-usap siya sa'yo or hindi. Ano pa? Ano pa yung next move niya towards you? Just with that. So, possible ay magiging sweet na yan sa'yo. Magiging, magpapakita na siya ng pagiging affectionate, magiging mapagmahal, at paramdam niya sa'yo na mahal ka niya, importante ka, parang katulad ng ibon na parang sinusubuan. So, parang sweet nga, no? Sweet and maalaga, caring, yung ganon, magiging caring sa yung person mo. Na hindi na siya yung parang cold and unemotional. So, magiging ano na to, as you want. Magiging understanding, caring, loving. Magiging mag-connected sa'yo emotionally. Magiging attached sa'yo emotionally. Kasi yan yung gusto mo eh. No? Yung parang bini-baby-baby ka ba? Yung ganon. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga paguhan ko dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button ng sigarang notify sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman to, paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading ito.